lalapit sa'yo. Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo. Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo. Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo. A very good day. Once again, nagsama-sama tayo dito sa Super Rich God, the Voice of God. Siyempre saan pa? Dito sa Hillsong Channel. Ito po ang inyong host, si Kuya Carding Sio. Well, we are so excited for today message. Yes, it's from the Lord. And of course, siyempre, naghahanap tayo ng mga reference and prayer, meditation. And God is really good. So, we start it with the Bible verse here in Proverbs chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. So, ang nilagay ko po ito sa Facebook page ko, all knowledge is the outgrow of obedience. Everything else is just information. Alam niyo po, nag-struck ito sa puso ko. Dahil po, pag sinabing knowledge, wala lang, binabaliwala lang. Akala ng tao, you need education para magka-knowledge. Well, in one way or another, eh, tama naman. Kaya lang, ang sabi dito, all knowledge is the outgrowth of obedience. Everything else is just information. Well, nag-aral tayo, ang dami nating experience, at marami tayong paraan para makakuha ng knowledge, pero merely karamihan sa tao, ang knowledge, ang dating ng knowledge sa kanila, ay yung information lang, information gathering. Well, it's good, maganda rin naman, pero walang masyadong benefits. Ang knowledge po dito, kaya nga sabi po sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. And in another Bible verse, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ano ba ang relasyon ng knowledge at saka wisdom? Wisdom is the right application of knowledge. Okay? So, ano yung wisdom? Para mas maintindihan natin, wisdom is the right uses of everything you know. Yan. So, dahil nakakuha ka ng information, nakagather ka ng knowledge through the information gathering, ay doon sa information na nakuha mo, ay nagkaroon ka ng wisdom. Hello? Doon gumagana yung wisdom mo dahil doon ka ngayon dumidiskarte ng karunungan, wisdom. Diba? Kung wala kang nag-gather na information, ay wala lang. Pero deeper than gathering of information, ang knowledge dito, sabi niya, ay obedience. All knowledge is the outgrowth of obedience. Kaya po, laging sinasabi ng Diyos, at ako nga, kinukulit ko kayo kasi mukhang paulit-ulit, pero hanggang hindi mo ito natututuhan, sayang lang. So, all knowledge is the outgrowth of obedience. Kaya sinasabing the fear of God. Kasi pag ikaw ay may takot sa Diyos, may reverent ka kay Lord, ino-honor mo siya, dire-respect mo ang kanyang salita, okay? Ang pagiging Diyos niya ay sinusunod mo, abay, dahil sa obedience mo, abay, magtatagumpay ka, hindi lang information gathering, kundi dahil sa pagsunod mo, dahil may takot ka sa Diyos, dahil sa pagsunod mo sa Kanya, ay doon ka nagkakaroon ng mga matitinding kaalaman, at doon nangyayari yung karunungan. Hello? Meron tayo ngayon na ituturo sa inyo, ano ba yung quality of a good person? Di ba? Eh marami nga tayong nagagather na information hanggang sa tumagal, naging chismis na lang. Kasi information gathering
ang pagkakaintindi natin sa knowledge. Pero hindi po. Hindi lang information gathering. The fear of God is the beginning of knowledge. Kaya nga po, kung ikaw ay umu-honor sa Diyos at binabasa mong kanyang salita, ito nagsisimula ang knowledge. At ang knowledge, nag-a-out. Ang knowledge ay nag-a-outgrowth ng obedience. Amen? Ibig sabihin, kung sumunod ka, ha? So, mamaya po, aawitin po natin yung aking composition na susunod, susundin, at susundan. Yan po ang mensahe natin. Amen? So, ano yung quality ng isang mabuting tao? Ay marami tayong information gathering. Ang nangyari, nagchichismis na lang tayo. Magaganda lahat ang sinasabi ng Bible about ethics, about attitude, about ating good moral character. Ay talaga namang good lahat eh. Pero ang tanong, ginagawa mo ba? O opposite yung ginagawa mo sa tinuturo mo? Kaya nga sabi nga ng salita ng Diyos, sundin mo ang kanilang tinuturo pero huwag mong gawin ang ginagawa nila. Bakit po? Kasi dapat kung ano yung tinuro natin, yun din ang ating isabuhay. Walk the talk. Amen? So, ano po yung una? Ano ba yung quality ng isang good person na dapat natin huwag bitawan? Kapag nakakita kayo ng isang mabuting tao, hindi naman mabait lang kasi kuminsan nagagalit din kasi sometimes we misinterpret them. Kuminsan napaka-prank ka nila, pero yun ang the best na maging kaibigan. Sometimes I'm wondering nga eh, ako po napaka-prank ako. Pagka good ka, sabihin ko sa'yo good. Pag ayaw ko, sabihin ko I don't like. Akala ko yun eh parang napaka-rascal mo naman, napaka-prank ka mo naman. Eh yun pala, kaya pala dumadami ang aking kaibigan dahil napaka-prank ako. So yun ang dapat natin mga hanapin. Pero ang una po dito, bago natin pag-usapan yan, ang unang quality ng isang good person ay dapat siya po ay smart. Dahil kung smart ang isang kaibigan mo, yun ang masarap maging kaibigan kasi meron siyang mga alam na hindi mo alam. Di ba? So pag nagsasalita siya, kagaya ngayon, nagsasalita po si Kuya Carding sa inyo, ay ikaw ay interesado. Bakit? Dahil medyo smart din naman, sakto lang, pero may makukuha ka sa kanya na pwede mong magamit sa iyong araw-araw na pamumuhay. So number one, a good man must be smart. Di ba? Anong padalwa? Well, sabi nga eh, siya yung darling of the crowd. Bakit? He makes you laugh. Di ba? Alam niyo po, meron pong karamihan po bakit nagiging failure ang buhay, bakit hindi nagtatagumpay sa negosyo. Kasi nga, ang nakapaligid sa kanila, puro negative people, hindi good person. Kaya nga po, sabi niya, bakit hindi ka nagtagumpay? Paano ba naman? Ay, ikaw ay nalulugi. Ikaw ay may problema. Ang sakit-sakit na ng ulo mo. Tapos yung inari mong best friend, hindi naman good man. At wala din naman alam. Hindi naman siya smart. So, anong sasabihin niya? Nako, pare, yung problema mo, ay sadyang matagal ko na rin ginawa yan. Ang dami nang nakagawa niyan. Sadyang lahat sila failure. Ay, paano ka magtatagumpay? Magsasara ka talaga. Imbis na hindi ka pa magsasara, na sa pintuan ka na ng blessing, nagsara ka tuloy. Di ba? So, yung taong lalapitan mo yung masayahin, ay, wala yan. Umuintindihan niya, halika. Tayo muna mag-coffee-coffee muna diyan sa isang coffee shop diyan. Oh, yan, kain muna tayo ng pansit. Oh, yan, anong gusto mo? Oh, yan, halo-halo, kain muna tayo. Ano, ang saya, patawa, pasaya ng pasaya, joke ng ibang bagay. Abay, nung naghiwalay kayo, hindi ka naman pinayuhan ng problema mo, na-solve yung problema mo. Di ba? So,
be friend with those people who makes you laugh. Amen? Ano pa? Yung mga sasamahan natin, mga good people, ay yung he actively support your career. Hello? Maliit lang yung ginagawa mo, pero sabi niya, ba big time ka? Maganda yung ginagawa mo. Okay yan. So, yung taong gusto mong lapitan, o yung mga good people, yung pong mga sumusuport sa karir mo. Amen? I hope marami tayong natututuhan. And of course, lagi siya, he makes as much effort. Ha? Yung effort niya sa family and sa friend. Ibig sabihin, hindi lang siya na kwento ko ng kwento, wala lang. Pero siya, he really exert more effort na, aba, okay yan na. Kapamilya mo siya. Kaya kung napapansin niyo ang aking mga program, and when you are doing some comment in my program, I will surely connect with you. Nag-show ako ng effort. Alam ko yung buhay mo na as if magkatabi tayo, na I show much more effort para i-share sa inyo yung kapamilya ba, yung gusto ko, yung parang problema mo, problema ko. Yung blessing mo, blessing ko. Yung ngiti mo, ngiti ko. Yung luha mo, luha ko. Amen? So, ano pa? He is emotionally intelligent. Diba? Hindi, siya emotionally intelligent. Hindi yung lagi na lang sobrang emotional. Kunting salita lang na medyo negative eh. Nasaktan ka na. Ayaw mo na makipagkaibigan. Ang hanapin mo yung taong emotionally intelligent. Hindi po siya lagi ang emosyon niya. Bagamat may emosyon siya, pero intelligent. Hindi niya masyadong ginagamit yung intelligent. Kapag mali o tama ang ginagawa mo, he will tell you directly the truth. Hello? Ay, naalala ko nga eh. Ito, isang natutuhan ko sa ating mga naging kaibigan. Aba, sabi nga niya, minsan eh, sabi ko, grabe, pag nag-gather ako ng information, madami akong blessing. Bakit? Kasi nakahook ako kay Lord. The fear of God is the beginning of knowledge. Amen? Bakit? Sabi niya, halimbawa, magmi-meeting tayo. Meron tayong, alam mo, bawat meeting, lagi may discussion, may argument, walang hindi. Pero, kung emotionally intelligent ka, bago tayo magsimula ng meeting, please lang ha, isang tabi muna natin ang pagkakaibigan natin, isang tabi muna natin ang relasyon natin bilang kapamilya, ang pag-usapan natin ha, ay ito ay kanya-kanyang ano lang ha, kanya-kanyang opinion lang. At then, after na makagawa tayo ng desisyon, at tayo'y tagumpay na, tapos kunin ulit natin yung ating relasyon bilang pamilya, yung relasyon natin bilang magkakaibigan, ibalik na ulit natin. Ibig sabihin, walang samaan ng loob. Amen? So, ano pa po ang quality ng isang good person? He respect your opinion and listen to what you have to say. Hello? Diba? So, nire-respeto niya opinion mo. Alam niyo po ang sekreto ni Bishop Carding? Lahat ng tao na nakausap ko, ang nakikita ko yung beauty ng inside nila. Hindi ko nakikita ang kabangitan nila, ang nakikita ko yung beauty ng kanilang puso. Kaya nga po, pag kailangan ko ng tubero, anytime pag tinawagan ko yung tubero, iiwanan niya ang lahat ng trabaho niya kahit marami siyang ginagawa. Ako ang priority niya. Bakit? Kasi I respect their opinion and I listen to them. Di ba? Ang pinaka-importante ng tao, yung nakikinig ka sa opinion ng ibang tao. Walang maliit sa akin, walang malaking tao, walang maliit na tao. Kung minsan nga yung maliit pang tao, may isang sinabi sa akin na opinion, doon ako nakakuha, kaya ako sumagana at pinagpala. Amen? Grabe? Nabibless ba kayo? He share
your values. Diba? Having a similar outlook in life could be crucial to a successful partnership. Amen? He share your values. Yeah? Amen? Kung ano yung sinasabi mo sa buhay mo, ano yung mga plano mo sa buhay, ay sumasakay siya. Hindi para lokohin ka, hindi para biruin ka, kundi hindi para isahang ka, kundi lahat ng sinishare mong project mo, ay siya ay nakikiayon sa'yo at nagpipid din siya ng mga bagay na pwede pang magdagdag ng iyong mga pangarap at pangitain. Di ba? Kaya nga po, kung nakakita kayo ng isang kaibigan na merong mga quality na ito, ng isang good person, aba, ay yan ang piliin natin. Di ba? Yan ang samahan natin. Ay yung isang good people na maging kaibigan mo, daig pa ang milyon-milyong kaibigan sa mundo. Amen? Ano pa po? Are you blessed? Are you excited? Pwede nyo nga i-replay itong show na ito at ma-enjoy nyo po kung ano ang mga dapat gawin at paano pumili ng good person. Ang isa pang trait ng isang good person, ha, ay he celebrate your achievement. Hello? Whether ito'y maliit o malaki, di ba? He celebrate your achievement. Oh, pinagmalaki mo yung yung anak mo na third honor sa school. Aba, he celebrate. Oh, ikaw ay nakatapos ng iyong project o ikaw ay nakatapos ng isang seminar. Oh, whatever na bagay, maliit man o malaki na achieve mo, aba, he celebrate with you. At siya'y natutuwa at sabi niya, blow out. Oh, ako mag-blow out sa'yo. Grabe, ang galing mo naman. Ang tagumpay mo naman. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, mga viewer, kung makukuha nyo lang ang technique ni Kuya Carding, nako, ikaw na ang pinaka-successful na tao sa balat ng lupa. Bakit po? Eh kahit ang liit-liit ng nagawa mo, abay feeling mo, inferiority complex ka, feeling mo wala kang alam sa buhay. Feeling mo itong nagagawa mo, nakakahiya. Pero pagdating kay Bishop Carding, hindi ah, ang galing-galing mo. Ikaw lang nga ay bihira ang nakakagawa ng ginagawa mo. Ang tali-talino mo. Ang husay-husay mo, grabe. Parang feeling mo, iyon na ang buong digdig. Kaya po, well, hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko. Sinasampol ko lang ang sarili ko. Ibig sabihin, kung meron kang mga taong nakikitang ganyan ang pamumuhay, ganyan ang patotoo, abay, grab the opportunity. Yan ang mga dapat mong kaibiganin. Amen? Amen? Grabe. Alam niyo po, matindi po itong ating sinishare sa inyo. Di ba? Itong mga natutuhan natin ay nagbibigay sa iyo ng confidence, nagiging matatag ka sa iyong pamumuhay, and nagiging smart ka din. Kaya nga sabi ko sa iyo yung una natin, dapat yung friend mo, dapat yung good person ay smart para marami kang makukuha sa kanya at isang araw magiging smart ka na rin kagaya niya. O bakit ang ibig ba sabihin eh, huwag ka nang hahanap ng mga maliliit na tao? Hindi po. Kahit maliit na tao yan, yung potential niya dapat ma-extract para yung sangkis na pagpiniga mo, ang dami niyang sabaw. Ibig sabihin, bawat tao may ma-extract ka, may mapipiga ka diyan, kahit small na tao yan. Kahit nga yung isang mental patient. Oh, may kwento po ako.
Meron pong isang magkaibigan, sakay sila ng kotse. At pagdating nila, nung papunta sila sa kanilang pupuntahan, nasiraan sila. Naplatan po yung kotse nila. Ay nung naplatan sila, ang lakas ng ulan. Eh ang katabi nila pala na paradahan ay mental hospital. At doon may rehas, may nakadungaw na isang mental patient. Ay naplatan sila. Eh nung tinatanggal nila yung mga tornilyo, yung bolt ng gulong, ay naagos ng baha yung mga tornilyo. Sabi niya, paano nang gagawin natin? Hindi na tayo makakaalis dito. Biglang nagsalita po yung mental patient. Sabi niya, mga kaibigan, aba, eh tanggalan nyo na tigi isang tornilyo yung tatlong gulong. At pagkatapos ikabit nyo yung reserba, ikabit nyo yung tatlong tornilyo yung inalis nyo. At makakarating na kayo sa bayan. At pagka nakarating kayo sa bayan, aba, di pwede mo nang ipaayos ulit ng maayos. Aba, nagulat yung magkaibigan. Sabi nung isa, hoy, napasigaw, sabay pa. Nag-duet. Hoy, bakit nariyan ka sa loob ng hospital na yan, ng mental? Eh, ang tali-talino mo. Ay sabi nung mental patient, nandito lang naman ako dahil may depresya ang utak ko daw. Pero hindi ako mangmang. Hello? Sana maging lesson po natin ito na hindi tayo mangmang. Gamitin mo ang isipan mo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Knowledge is not only to gather information. Di ba? So, anong ibig sabihin? Dapat po, ang knowledge po, hallelujah, is the outgrowth of obedience. Kaya pag may takot ka sa Diyos, sumunod ka sa kanyang tinuturo, tagumpay na tagumpay ka sa iyong mga ginagawa. So, pakinggan niyo po ang awit na ito, susunod, susundin, at susundan. God bless po! Hanggang sa muli pong pagkikita, God bless everyone. Ng Diyos sa atin, di niya tayo pagkukulangin. Sa ating kalagayan, di niya iniwang. Pinagpalang lubos, binuhos. Na ibinigay upang sa kanya tayo'y mabuhay. Di niya alintana sakit na nadama upang ang buhay natin sa kanya sumagana. Susunod, susundin at susundan. Lamang ang buhay na malugod sa kanya. Sunod-sunod na darating ang lahat. Mga pamana sa atin ng Ama. Buhay ibinigay. Paniwalaan mo maging buhay. Kaliwanagan na hanap makakamtan. Katangian sa kanya lamang mahahanap. Susunod, susundin at susundan. Lamang ang buhay na malugod sa kanya. Sunod-sunod na darating ang lahat.
pamana sa atin ng Ama. Sunod-sunod na darating ang lahat, mga pamana sa atin ng Ama. Susunod, susundin at susundan lamang ang buhay na malugod sa Kanya. Sunod-sunod na darating ang lahat, mga pamana sa atin ng Ama, ng Ama. Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo.